Good morning, everyone. How are you? Are you feeling good right now? I'm glad to see you all. Anyway, let me introduce myself first. I am Sir Daryl James S. Osmeña, and before we start, let's have a short prayer led by Mr. Adriano Gapus. So, please feel the presence of our Almighty God. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Panginoon, pinupuri ko po namin at pinasasalamatan Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, sa katalinuhan, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, kabayan mo nga po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Panginoon, ikaw nga rin, Panginoon, yung magbigay, Panginoon, ng katalinuhan, Panginoon, sa bawat isa na narito, Panginoon, na nakikinig ng aming discussion, Panginoon. Panginoon, patawad, Panginoon, sa aming mga nagagawang pagkakasala, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon. Gabayan nyo din, Panginoon, ang aming teacher, Panginoon. Ikaw, Panginoon, yung magbigay, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. Ilayo mo, Panginoon, sa anumang uri ng karamdaman, Panginoon, sa kapahamakan, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Talagang, Panginoon, ang aming sinasamot, laging idinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Mr. Adriano, for the amazing and powerful prayer. So, now let's proceed to the next slide. Okay. Recently, we discussed the intellectual revolution that defines society, and the development of science in Mesoamerica and for the other civilization. And last is the development of science in Asia. So dito na napag-aralan natin ang Asia pala ay ang pinakamalaking continent sa buong mundo. Dahilan kung bakit ito kinilala bilang the great civilization. Okay? So, if your mind has been refreshed to our short review, now let's proceed to our lesson for today. Okay. So, the learning objectives is, at the end of this chapter, we are able to discuss the role of science and technology in the Philippine nation building. Second, evaluate the government science and technology agenda and policies in terms of their contributions to nation building. And third, appraise the actual science and technology policies of the government and its impact on the development of the Filipino nation. And last is, analyze the indigenous science and technologies. Okay? So next, our topic for this day is the Philippine Government Science and Technology Agenda. Let's proceed to the next slide. A. Innovation Culture. So, the recent success of the saltwater lamp salamander, tricycle, and Tiwata 1 microsatellite is a nice start, but it just shows that we have a long way to go before we develop an innovation culture. However, it is only possible to build an innovation ecosystem if there are enough scientists and technicians or engineers here in our country. So, dahil alam naman natin kung ang mga scientists sa ibang bansa ay talaga namang mahuhusay at magagaling, hindi magpapatalo ang abilidad ng mga Pilipino pagdating sa pagbuo or paggawa or paglikha ng mga makabagong invention na talaga namang ating tatangkilikin at hahangaan at pakikinabangan, of course. And these are the some of the following inventions by our dearest Filipino scientist. Next slide. First is sustainable alternative lightning salt lamp. Ito ay naimbento ni Isa Mijeno. So, she is one of the scientists here in our country. And this salt lamp is an environmentally beneficial
and long-lasting alternative light source that runs on salt water, making it ideal for coastal residents, and it can also be used in outlying areas. Okay, of course, it will greatly help us, the Filipino, especially for those the distant civilization. So like the Igorots, Ita, and who live in the mountains. So apart from being safe to use, it has no adverse effect on the users. So it is also a lot safer than a kerosene lamp because of the its compound elements, and it's also based on the chemical conversion of energy. So this is according to Ma'am Aiza Mijena. So that is a completely safe and non-toxic lamp. So when we say non-toxic lamp, ito ay hindi nakakalason. So this is the reason why it has such a big impact on our country. So to be more advanced and develop new invention through the help of science and technology. Did you get it, class? Okay. Now let's proceed to the second invention, which is the salamander tricycle. A Filipino-made amphibious tricycle was launched on the market to meet the demands of thousands of Filipinos living in the flood-prone areas and low-lying villages near bodies of water. Okay, so Victor Liabe was the inventor of this salamander tricycle. Here in our country, where over half of the 42,000 barangays are prone to the flooding, especially in Pasig City, so that they create a solution to fix this problem, which is the salamander tricycle. With the help of David Ong, he is the chairman of the board H2O Technologies. So this invention can be used through electricity and it can be fueled. So it can transform from traveling on the land to traveling in water in a matter of seconds, which would allow it to serve as a rescue vehicle in the unexpected event of flooding. So that's why it is a contribution is so great for our country, that will lift our economy towards for the development and empowerment. So until now, the salamander tricycle is one of the things that we can rely in terms of rescuing people who have been unaffected by floods. So because it's faster than ordinary boats, so it is better to use, and this invention, especially if the situation is urgent or emergency. So did you get it, last? Okay, now let's proceed to the last, the Diwata 1 microsatellite. So the Diwata 1 spent for 4 years in space producing photographs that have paved the way for the use of space technology in the Philippines to assess environmental change and contributing to science-based conservation and risk management, state mapping, rather state-wide mapping. So the Diwata 1 made with a collaboration of 2 scientists and 9 Filipino engineers. With the help of microsatellites, Diwata 1 our scientists and government are able to detect what is likely happen in our country. So from space to assist in disaster management programs, weather forecasting, agricultures, fisheries, forest protection, mining, and even the protection of culture and historical sites is protected and assisted by this invention. Okay? Did you get it, last? Okay. So the image they return help assess damages from natural disasters and monitor culture heritage, natural resources here in our country. So that's why it is one of the major contributors to the development of new inventions through
science and technology that will help them to make an inventions that that we can use to grow and use it in any various problem of our country. So as I end this report, always remember that scientists and engineers are trying to do their best and their everything to make an innovative inventions for every Filipino and for the, our country. So now may I call on Mr. Max Edward Ramos for the continuation of our report. Good day everyone, I am Max Edward Ramos and here is the continuation of our lesson. So I am going to discuss about the ASEAN integration that requires the competitive technology. So when we say competitive technology, so it is about how advanced the technology is. So here in the Philippines, science and technology assist us in comprehending nature and the world. So and as well, it is enabling us to live full lives through new and innovative methods. As a result, we must develop our scientific and technological basis as Filipinos in order to compete in an integrated ASEAN. So, sinasabi dito na yung Philippines nga is medyo napag-iwanan na tayo pagdating sa science and technology. So, kailangan natin ng competitive technology yung makakasabay o makakahabol sa mga progressive countries within the ASEAN nation or the Asia, which is the largest continent. So marami talagang competition na nagaganap, not only in the business but only in research about or the science and technology. So dapat tayong Filipino is marunong na makipagsabayan or gumagawa tayo ng mga hakbang para mapalawig pa yung science and technology natin dito sa Pilipinas. So yun lang ang sinasabi dito. Next natin i-discuss ay yung two major approaches natin. So sa two major approaches, unang-una dyan ay yung tinatawag natin na stronger research and development in the regions, not just Manila. So sabi dito, increase funding assistance for research and development. So, bakit kailangan? So, syempre kailangan ng pondohan yung science and technology natin para makapag-research sila and makapag-develop ng mga bagong technology or mga equipments or bagong ways or process ng mga makaluma na dapat i-gawin na siyang makabago. So, sa pamamagitan ng mga funds na yun, so binibigyan yung mga sectoral or mga government sector natin at isa na dyan is yung kilala, which is the DOST or the Department of Science and Technology. So sila talaga yung nangangasiwa sa pagpapaunlad ng science and technology. So sila yung mga planning councils, ano-ano ba yung mga yon. So meron tayong PCIERD, merong PCAARD, and ASTI. So in collaboration then with universities in the region. So kagaya ng university natin, which is University of Science and Technology. So, from the word itself, science and technology. So, ang ating university ay concern or mas focus or nasa field tayo ng science and technology. So, isa yung university natin sa nagko-contribute sa pagpapaunlad ng science and technology here in the Philippines. So, the science program, sabi dito, ay must be distributed to all regions. Bakit kailangan buong regions ay magkaroon ng progressive na science and technology? Syempre, we all know that Manila is capital of the Philippines and doon talaga, doon mas advanced sa mga technology. So, kailangan maipakalat yun sa bawat regions para yung Pilipinas o yung buong Pilipinas ay makasabay sa kung ano ang meron sa Manila. At kapag ang buong Pilipinas ay mauna the science and technology, magagawa na nating makasabay sa iba pang mga countries. So, yun ang reason bakit kailangan dinidistribute to all regions. So, particularly daw sa mga food production, sa paggawa ng mga foods, ganyan, meron na rin tayo sa mga province, sa mga factory. And industry must expand innovation, must flourish or in view of climate change, or sa mga expensive electricity.
and the need to distribute industry and economic activity. So, example here is in the CLSU, ganyan, sa PhilRISE. So, inaaral nila doon dito sa Nueva Ecija yung paano ba yung mas magandang pagpapatubo o yung mga variety ng palay o ng mga gulay para mas makatulong sa mga tao or mas makita na improvement din na may improvement in science and technology pagdating sa agriculture. Ano pa sabi dito? Sa electricity naman. So, di ba meron tayo iba-ibang renewable resources na makakapag-supply ng electricity. Sa Pilipinas, meron tayong solar plant, hydrothermal plant, and meron din dito, which is yun sa Ilocos, yung windmill na, na kumukuha lang ng electricity or nagsusupply gamit yung hangin. So, yun yung mga advancement na technology na kailangan natin. So, lahat ng yun ay dahil sa research and development. Okay. Next natin ay yung mga strategic projects. At meron itong 5 areas. So, first ay renewable energy. Kagaya na sabi ko, pag sinabi ng renewable energy, ito yung sa electricity. So, sabi dito, in order to satisfy our COP21 obligations while lowering electricity prices, we need breakthrough technologies that enable high electricity yields in limited space with reduced reliance on natural resources. Kailangan daw natin makapag-produce ng mataas na elektrisidad sa limited space. So, hindi siya masyadong takaw sa area na nagagamit. Like, di ba, yung mga planta, sobra-sobrang hectares yung nagagamit niya. So, malawak na lupain ang kailangan sa mga ganyan. So, kailangan natin matutong ma-adapt na makapag-produce ng high electricity kahit sa maliit na space lang at mas nababawasan yung reliance natin sa natural resources or sa ating environment. So, in that way, mas makakatulong tayo not just only science and technology but to our environment. Next natin is yung science and technology for industrial development. So, kailangan natin yan sa pagpapaunlad ng ating mga syudad or ng mga bayan kasi ang mga industrial materials ay nagagamit sa pagpapatay ng mga buildings, facilities, ganyan. And kailangan natin ng mas matitibay na supply ng gamit like sabi dito such as steel sector. So yung mga gumagawa ng mga bakal o nagpo-produce ng mga materials na ginagamit para sa mga building or establishment dito sa ating bansa, dapat ay makapag-produce tayo ng high quality materials. So, we need more participation from our scientists and engineers. So, bakit? Siyempre, kailangan natin ng matitibay na gamit. Kasi yung mga famous places ay ginagamitan ng mga high quality materials gaya ng mga famous bridge like London Bridge, yung mga famous tower like Eiffel Tower. Yan ay mga ginagamitan ng matataas na quality ng industrial materials so, dahil mas na-develop nila yung kanilang industrial technology. So, kailangan natin yan dito sa Pilipinas. Next is yung faster and less expensive internet. So, lahat naman tayo ngayon sa panahon ngayon yun ang problema, no? So, yung mabagal na internet connection. So, Philippines is dubbed as one of the slowest internet connection in Asia. So, bakit? Kasi ang mga Pilipinas ay nag-rank din as number one in the most, yung pinakamatagal gumagamit ng mga social media and mobile phones. So, dahil dun, so mataas yung, anong tawag dito? Mataas yung demand na tayo gamit tayo ng gamit ng phones and internet kaso mahina yung supply which is yung wifi or internet. So, nagkakaroon ng problem dun. So, yun ang isa pa dapat yung gap between the establishing strong connection or strong internet connection within the country or in all of the regions here in the Philippines, kailangan matutukan. So, hindi lang dapat nakatuon yung mga telecommunication company natin sa mga profit or pag-unlad or sa mga marketing strategy, but also dapat mas futuristic sila sa kung ano dapat yung mas mabilis na internet connection pero mas mura ang bayad na ibibigay. Kasi napapansin ko mas mahal na internet connection payment, so mas mabilis na internet connection. So, parang dun nakabase. So, unlike sa ibang country na as is lang yung connection sa, halimbawa yung national broadband nila is same lang siya ng connection kahit kumunik pa yung buong bansa sa kanila like South Korea or Singapore. These two countries are one of the country
that has fastest internet connection. So next natin ay yung pag-increase ng food production. So bakit? So limited land lang tayo sa Pilipinas, no? And yung technology, sabi dito, ay kailangan din ma-increase yung yields habang ini-improve yung quality ng mga ng quality din sa atin as domestic than the foreign inputs such as fertilizer. So, kailangan natin ng food production. Ang nangyayari kasi nagkakaroon tayo ng food shortage, that is why bumababa yung export natin outside the countries and mas marami pa yung nai-import natin dahil nga kulang tayo sa mga production ng food. So, dapat din yun matutukan, no? So, during the 19th century kasi, ang Philippines ay mataas ang export crop production at bumagsak yon nung pumasok na yung 20th century up to now, which is the 21st century. So, bumaba yung export crop production natin. So, ang tagal ng panahon na bumaba yung production natin ng food. So, that is why kailangan nating mapataas yung production. Makakatulong to sa pagtaas ng ekonomiya natin, not just only sa pag-unlad ng science and technology. Pero syempre, magagawa lang natin na pataasin ng crop production natin na ma-export sa ibang bansa ay mga food na ma-export natin sa ibang bansa kung advance yung mga technology and science equipment na gagamitin natin. Next is yung climate change adaptation. So, kailangan, di ba, matuto rin tayo na mag-adapt sa panahon. So, hindi natin mapipigilan ng panahon eh. So, tayo dapat yung matutong mag-adjust dito. So, sabi dito, we need cutting-edge technology to help our farmers. Kailangan ng mga farmers natin na maka-adapt sa pagbabago ng panahon. So, as well as the elimination of technologies that suffocate the potential for healthy fields. So, ang mga nakakasira sa healthy fields natin or healthy yields, yung masaganang ani is yung mga makabago nga siyang equipment pero nakakasira pa rin siya ng mga gamit. Which is yung halimbawa mga artificial fertilizer, that is why now gumagawa na tayo ng mga organic fertilizer. So, and that way, na-eliminate man yung technology sa paggamit ng organic fertilizer dahil ito ay galing sa mga plants, ganyan. Pero, naiiwasan naman natin yung pagkasira o yung pagbaba ng production natin na magagawa dahil itong mga organic fertilizer, mas napapataba niya palalo yung lupa. So, yun example natin dito. Next naman is yung tinatawag natin na mechanisms and characteristics na that make it possible. So, ano yung mga hakbang or yung mga characteristics na kinakailangan para yung lahat ng aspects na yun ay matupad. So, una natin dyan is more research funds from Department of Science and Technology and its sectoral planning bodies and institutions. So, yun ang unang kailangan, mapondohan yung DOST. So, hindi makakapagsimula ang DOST ng mga hakbang na isasagawa nila para sa pagpapaunlad ng science and technology hanggat wala silang nakukuha na karampatang pondo. Next naman ay strengthen the Balik Scientist Program and the current young scientist retention program. So, our young scientists must be engaged in actual research projects. Many of our scientists and engineers are OFWs who are enthusiastic about our campaign. So, kailangan natin ng assistance nila para mas advance yung maging technology ng ating bansa and we hope na they return kasi once na nagpunta na sila sa ibang bansa, no, doon na nila pinagpapatuloy yung mga inventions nila na dapat ay para sa Pilipinas. Pero dahil sa ibang bansa, mas nabibigyan sila ng mataas na sweldo at mas nabibigyan sila ng mataas na pagkilala. Doon na nila pinipili magstay and yung mga tao na doon ang nakikinabang sa mga scientists na dapat ay para sa atin. So, next is cooperation between industry and research by incorporating them in sectoral planning committees. So, hindi mangyayari yan lahat if walang cooperation. So, kailangan natin ng cooperation ng sa industry and yung sa mismong research. So, give and take yan. No? So, hindi dapat magpataasan ng dalawa para mas magandang
plano ang magawa. So, last ay ang science and technology cooperation within sa ASEAN naman. So, particularly on the space program and climate change adaptation. DOST's SMEs programs such as set, yung tinatawag natin na set up. So, kailangan din yun na maipagpatuloy. So, that would be all and I hope you learned something and that will be the end of my topic and let's move forward to the next reporter. Thank you.